So welcome back to our channel, and ngayon we are going to discuss the legalization of our report of marriage. Oh, and kasi actually ang daming nagtatanong kung paano daw namin nirehistro sa PSA. So okay, sa Philippine embassy yung aming marriage certificate. So ang tawag nila doon is report of marriage. So first, ang ginawa ko, nag-research muna ako via Google. Then, meron din akong WhatsApp number nung nakuha ko sa Google, yung Philippine Embassy. Then, from there, nag-reply back naman sila sa akin na sabi, mag-send na lang ako ng email sa ating civil register dito sa UAE. So, pre-provide naman nila yung email address for appointment and appropriate assistance. Yun ang sinabi nila sa akin. So, dahil nga din due to COVID, so yung medyo, hindi naman actually natagalan mabilis, yung actually, reply. Mabilis silang lang mag-reply bako ang mga requirements. Mas mabilis sila mag-reply sa WhatsApp compare sa email. So, yun. So, una, nag-research muna ako. Then, second, is, yun na nga, nung naibigay na sa akin yung email through WhatsApp, nag-email naman ako ngayon dun sa civil registry dito sa Philippine Embassy. So, nag-send ako ng email na nag-i-inquire ako paano ba namin pwedeng magawang legal sa Pilipinas yung marriage namin. So, after that, sinend na nila lahat ng requirement through email. And ito yung reply nila that the requirements for the report of marriage. So, number one is personal appearance of both contracting parties. This one naman is kapag ka na-complete na yung documents or requirements nila, which is four copies of typewritten report of marriage form with original signature. So, dito, pwede nyo siyang typewritten or pwede computerized. So, pwede nyo siyang i-fill out ng, susulatan nyo siya using black ink pen only. Then, entries must capital letters. Then, no erasures dapat. Pero much better i-computerize na lang para less mistakes. Oh. Then, syempre, wrong spelling wrong. Yep. Then, next is the original four copies ng marriage certificate. Original. And four copies dapat yun. Yun yung with English translation, yun yung pre-provide sa amin from the Georgian Embassy. And as per them, it needs attested by the UAE Ministry of Foreign Affairs. So, i-share namin dyan kung ano yung sample na, kasi meron na siyang attested ng UAE Embassy from Georgia. Then, yung pagdating dito, sabi nila, kailangan pa rin daw namin siyang ipa-attested dito sa Abu Dhabi. Ang ginawa ko, kasi may dalawang option. Gusto niyong mas malapit sa city, punta na lang kayo sa may Marina Mall. Which is, magbabayad kayo. Yung sa Marina Mall, hindi kasi talaga siya yung nag-a-attested. Nasa Musafa na talaga ngayon. Yun naman is, kapag nasa city ka lang, pwede namang magbayad ka na lang sa kanila para hindi ka na ma-hassle. Then, balikan mo na lang. Pumunta kasi ako in the morning, then binalikan natin in the afternoon. So, 5 PM, meron na siya kaagad. Kumbaga, sila na yung magpa-process, sila na rin yung magsisend doon sa Musafa, tapos dadalhin na ulit doon sa Marina Mall. So, tatawagan or i-inform ka na lang kung kailan mo babalikan. Kasi mga kagaya namin na wala namang kami sa sasakyan, so hassle para sa amin na pumunta pa ng Musafa. At saka, yung pamasahe din. So, same lang din. Magbayad hindi ka na hassle, lang. Magbayad ka na lang. Okay. Then, next is 4 pieces passport size. Naming dalawa. Then, 4 pieces din ng valid passport namin. Copies lang naman to. Affidavit of Delayed Registration. Ito is, if after 1 year, hindi nyo na-process agad, na i-send sa Philippine Embassy yung papers nyo, kailangan nyo talagang mag- bigay ng affidavit of delayed registration. Babayad kayo. So, other than that, bago naman kayo bigyan ng appointment through email,
isasend niyo yan through email, lahat ng requirements niyo, iscan niyo, then isasend. Sasabihin naman nila kung complete na or hindi, kung ano yung kulang para ma-provide niyo pa. Prior sila magbigay ng appointment date. So, nung nakompleto na natin, nagbigay na sila ng appointment date sa amin, then pumunta na lang kami for personal appearance. Kailangan dalawa kayong couple na nandun for personal appearance. And don't forget to bring all the original copies of your documents. Mm-hmm. So, after that, ayun, so doon na tayo sa kung magkano ba yung binayaran natin. Ayun. Hindi naman masyado mahal. Mm-hmm. So, okay naman siya. Mm-hmm. So, for the, ayan o. For the payment? For the payment for the attestation is only 100 dirham. Georgia kami ginasal, Georgia, Tbilisi. So walang Philippine Embassy sa Georgia. Ang pinaka-nearest is Alankara, Turkey pa nila ipapadala. Oo. Then, so, 100 dirhams as well for the Affidavit of Delayed Registration, kung applicable yun. So, sa amin, kinasal kami ng December, na-process naman namin siya ng February, so hindi na kami nagbayad for that. So, additional 400 dirhams for the notarization. So, total all is 600 po yung binayaran namin. Then, sa email nila, ang sabi nila sa amin, this is out-of-town marriage. So, ang registration daw is magte-take ng minimum 6 months to 1 year siya mapaprocess. Kasi nga, isa-send pa siya sa Anankara, sa Turkey. Nagdidepende po yun sa lugar kung saan kayo nagpapakasal. So, which is at kami. At saka, COVID din ngayon. So, hindi natin alam talaga kung gaano baka kabilis yung processing nila doon. Or baka short of staff, hindi natin alam. So, nagbigay lang sila ng tentative na ganun. So, good kung mapaaga. Good din kung hindi, at least ma-process. Di ba? Then, after that, pinapabalik tayo para makuha natin yung original copy natin sa marriage of contract natin. Kasi yung original copy of marriage namin, yung marriage certificate namin, nilagyan nga nila ng Philippine Embassy na na stamp. Yun na lang yung binalikan mo nun. Sila naman yung magsasabi kung kailan nyo pwedeng balikan yun. Hopefully, sana nakatulong kami dun sa mga gusto mag-process nung report of marriage nila para maligal sa Pilipinas ang kanilang kasal. So, for more information, pwede kayong mag message sa amin sa Facebook page namin. Ilagay namin yung link dito sa YouTube namin. So, hanapin nyo na lang. So, pasensya na dun sa mga hindi namin na-replyan in regarding dito. Kasi we're planning talaga na i-vlog tong kung paano namin ginawa para din matulungan yung lahat. Kasi kung lahat kayo isa-isa namin re-replyan, medyo busy din kami sa trabaho. Medyo mahirap mag-reply sa isa. Kaya ngayon, nag-decide lang kami yung gagawa ng vlog para at least mapanood nyo. Kung hindi man kayo na-clear sa sinabi namin, pwede kayong mag-reach out or mag-comment lang dito sa YouTube namin, which is mababasa rin namin yan after all. Alright. So, I think that's all for now. And ilalagay lang namin lahat ng mga link at saka information sa baba sa description. Yun lang muna hanggang ngayon. Salamat sa panonood. And then, don't forget to share and subscribe our YouTube channel. Welcome to Sagari Vlog. At saka, God bless sa lahat. Thank you. Bye-bye. Dali na. We're going to vlog the cut.